Subukan mong gawin to sa Tokwa, malaki kita rito. Napakadali pang gawin. Oo. Ayan, una, maganda ka ng lalagyan. Pagkahanda ng lalagyan, maglagay ka ng kalahating cups ng harina. Cake flour yung ginamit ko dito, pero pwede kang gumamit ng all-purpose flour. Kalahating kutsara ng baking powder. Kailangan niya kasi pampaalsa yan. Pasaglagay din ako ng kalahating teaspoon ng puting paminta, yung durog. Isang kutsara ng asukal. Kung ayaw maglagay ng asukal, sige, huwag kang maglagay. Oo, huwag kang may blood, huwag ka nalang maglagay. Sunod, 3 piraso naman ng tokwa. Kailangan talaga yan, hindi optional yan talaga yung pinaka main recipe, main recado natin. Tapos durugin mo lang yan. Tapos lamasin mo yung tokwa hanggang sa madurog, piga-pigain mo. Ganun lang. Kapag ka nadurog mo yan, oo, intay mo hanggang sa maging dough. Tsaka ka huminto. Kung wala kang pera, walang trabaho, oo, walang business, pero gusto mong kumita, gusto mong magkaroon ng negosyo, ito, baka ito na, oo, simulan mo na. Subukan mo to. Pwede kang kumita ng 50,000 o higit pa. Kung, oo, i-download mo na yung Sarisuki CL app. Napakadali lang yan. Meron yan sa Play Store. Tapos, click mo yung Sarisuki CL app. Pagka na-download mo na, mag-sign up ka. Kapag ka na-approve ka, ganyan yung lalabas na magiging ano mo, online grocery store mo. Libre lang yan. Ang kailangan mo lang mag-sign up. Sunod nun, pag nagkaroon ka na ng online grocery store mo, na-approve ka na, pwede ka na dumiskarte at kumita. Ganun lang kadali. Oo, ikaw na lang ang didiskarte. At mag-iisip kung paano kumita. Ganun lang. Yung tubo nun sa'yo, yung puhunan kay Sarisuki, ganun yung ano, kalakaran doon. Sa delivery fee, sa'yo mapupunta kasi pag diniliver nila sa'yo yung in-order mo, libre lang. Kaya lahat sa'yo talaga. Ang kailangan mo lang talaga, dumisikarte, ganun. Kapag ka naging dough na itsura nitong tokwa dough natin, oo, i-plat mo siya sa palad mo, ganyan. Hatiin mo sa apat, kasi apat na servings yung magagawa sa recipe na to eh. Pagka nalapat mo ng maigi, pwede mo nang ilagay dyan yung hotdog natin. Sa hotdog, kahit ano namang klase ng hotdog, pwede mong gamitin. Pero syempre, kung gusto mo mas malaki kitain mo, yung mas murang klase ng hotdog, yung gamitin mo. Oo, wag kang magalala, di naman madadama nung, ano yun eh, ng kakain eh. Kasi maglalagay ka naman ng cheese. Oo, kasi ang pinaka nagpapasarap naman talaga dito, yung cheese talaga. Oo, ganun. Kung gusto mo mas malaki yung kitain mo, mas malaki yung tubuin mo, kung gusto mong ganun, mga murang recado yung bilhin mo. Mag-ano ka muna, pwede kang mag-canvas muna sa palengke. Oo, tapos ganyan lang gawin mo. Balutin mo lang yung hotdog at saka cheese nung ating tokwa dough. Oo, o tofu dough, ganun. Yan, madali lang to. Tapos yung ano natin, yung tofu dough, kahit na iprito mo yan, kahit mag-golden brown yan, hindi yan kukunat, hindi rin titigas. Oo, kasi meron na siyang halong baking powder tsaka yung harinig. Pero kapag ka purong tokwa lang yan, may tendency talaga na kumunat at tsaka tumigas. Kapag katapos mo mabalot yan at mainit na yung mantika, pwede mo nang iprito yan. Ganun lang kadali. Ayan, siguruduhin mo na mainit yung mantika para hindi siya sobrang mag-absorb ng mantika kapag ka isasalang mo na. Mabilis lang naman tong maluto. Kapag ka nag-golden brown na, pwede mo nang ihango. Yung listahan ng recipe at saka costing nasa dulo ng video, pwede mong i-forward. Oo, uulitin ko, pwedeng i-forward ka nun. Tapos, kung nabibilisan ka naman sa duration nung sa listahan natin ng recipe at costing, pwede mo namang i-post. Ganun lang yon. Ayan o, oh, diba? Galing. Ganda ng shape. Kahit hindi perfecto yung pagkabalot mo nung tofu dough dun sa hotdog at saka cheese, pagka naprito mo, nagiging ano siya, makinis, ganyan. Pero minsan, may lalabas talagang cheese, lalo na kayong gagamitin mong cheese, yung mga mabilis malusaw. Pero kung gusto mong cheese na hindi nalulusaw agad kapag niluluto o pag piniprito, ang gamitin mong brand, yung OK Cheese o kaya yung Queso. Oo, kasi yung mga brand ng ano, halimbawa Eden Cheese, mabilis malusaw yun. Pero mas masarap naman siya, oo. Ayan, tapos hatiin mo lang yung kada piraso sa apat. Ganun lang, para kada isang hati, isang subo, ganun. Ito yung ginamit kong lalagyan, pang plating. Itong ginagamit sa lalagyan ng kikyam, fishball, ayan. Para madaling hanapin. Ganun, tapos mag-ano ka lang, magtuso ka lang kada servings ng isang toothpick. Sa toppings natin o sa sauce, ang ginamit ko mayonnaise at saka ketchup. Pero yung mayonnaise, optional lang naman yan. Pero mas masarap kasi siya kung may mayonnaise. Pero masarap din naman kahit walang sauce. Pero syempre, kung may sauce, mas masarap. Ganun yun.
Yung lista ng recipe at costing pagtapos na nito. Pagtapos ng lantakan time. Oo, kaya kung wala kang pera, walang puhunan, uulitin ko, i-download mo yung Sarisuki CL app dun sa Play Store. Oo, para makapagsimula ka ng kumita kahit hindi ka naglalabas ng pera o kahit piso. Ganun lang yun. Sige na, goodbye, good luck. Love you.